araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Mga tala kayang nakaka-nosebleed. Kung ganun, ito ang palatuntunan para sa iyo. Ang programang Imagan Good Vibes. Good news naman. Pamayan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaagarang solusyon at katugunan. Imagan Good Vibes. Good news naman. Mga success stories ng ating mga kababayan sa kanilang profesyon, adat buhay at pagnenegosyo. Tiyak na magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Di lang yun, makikipagtulungan pa tayo sa pribadong sektor. Nakaka-chill, di ba? Umagang Good Vibes! Good news naman! Kasama si Brother Sherwin Eslava, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa DWDY, ang diwa ng malayang mamamayan. Itong minuto na ho makalipas ang alas 9 ng umaga. Patuloy pa rin ho ang ating paghahatid ng naglalagablab na public service. Eh siyempre ho, pagdating na ho ng alas 9 ng umaga, medyo relax-relax na ho tayo ng konti. Pahinga na muna sa mga balita at talakayan at komentaryo. Ano ho? Tatawid na po tayo sa isa na namang hong public service program ng DWDY. Ito ho ang mga kwentong tagumpay ng ating mga kababayan. Ito po ang pag tayo ho kasi nakakarinig ng magagandang adhikain o advocacies ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi ho kasi lahat ng bagay pagkakakitaan lamang o pagkakaperahan, ano ho? May mga tinatawag ho tayong personal fulfillment o personal contentment na tinatawag. That not everything that we do needs money or corresponds with the presence of money, ano ho? Kanya yan din ho ang isa sa itinutulak nating values na tayo ho mga Pilipino, although yan ho ang standard, hindi ho lahat kasi pera lang. May mga bagay din ho, mapansin nyo, iba ho mga kababayan natin, may mga ginagawa ho sila na talagang sa larangan lamang ho ng pagtulong at hindi ho paghahanap buhay. Doon ho sila masaya di wag ho natin silang napigilan kundi bangkos, suportahan po natin sila. Kanya maganda rin ho na ating pong naririnig, napapanood yung mga ganitong klase ng mga magagandang adhikain ng ating mga kababayan. At isa nga ho yung magiging topiko natin ngayong umaga, mga minamahal natin mga kadiwa na ating pong makakasama this morning. Ito ho mga pagtulong sa ating mga kababayang nasa lanta ng Bagyong Egay. Kasi ho may mga iba't ibang organisasyon sa buong bansa, katulad ho ng Lions Club, Rotary Club. Ito hong mga iba-iba pa hong mga grupo. Meron pa hong mga church groups. Marami ho yan ang ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na those who really needing in most need
na ating mga kababayan na sa laylayan ho ng Lipunan, mga minamahal natin mga kababayan. Kanya another huntahan this morning. Makakasama natin ang isa sa mga nakilala kong pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan, pagdating sa pag-aruga. Hindi lang ho kasi pagtulong eh, kundi nagbibigay din siya ng direksyon kung paano po lalong mabantayan at mapanatili. At the same time, nandun ho talaga yung presence ng seryoso at dedicated na pagtulong sa ating maliliit na kababayan. Ano ho? Ayan po ay sa katauhan ni Sir Patrick Roquel ng Rich Core, mga minamahal natin mga kababayan. Sa ilang saglit ay makakapanayam na po natin siya. Kasama po si Ma'am Cathy Cruz. Siya po ang kanyang media coordinator ni Sir Patrick Roquel. Alam niyo ho, tinatawag si Sir Patrick ngayon na the Lagundi King ng Pilipinas. Lagundi King of the Philippines. Talaga namang isa na namang ho, milestone yan sa ating mga local entrepreneurs na kung saan ay ito pong pagiging successful businessman. May kakibat din mga advokasya na pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho din sa recent victims ng super typhoon na si Egay na sumalanta ho dito ho sa probinsya ng Cagayan. And not only that, pag-uusapan din ho natin ang iba't ibang usapin pa rin katulad ho sa negosyo, pagbibigay ho ng tips and advices po sa atin ni Sir Patrick sa pagbabalik po niya ng umagang good vibes. Good news naman, kasama po ang inyong malit na lingkod, Kadiwang Brother Sherwin Eslaba at your Sir Belez. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Alas 9 hanggang alas 10. Kasama po ang inyong maliit na lingkod, Kadiwang Brother Sherwin Eslaba at your Sir Belez. Umagang good vibes. Bawal po ang bad news. At talaga hong pinopromote natin, advocacy po natin ang kwento ng tagumpay. Puro good news ho dito. Isa na naman good news ang ating pag-uusapan this morning. Kasama po natin ang Pangulo ng Rich Corporation. Isa ho itong masasabi nating kumpanya na pagdating ho sa mga produkto nila ay isa ho masasabi natin may pagmamalaki ng ating bansa. At malaki ho ang ambag nitong nakalipas na pandemya sapagkat through his products at tulong ng kanyang kumpanya ay marami hong kababayan natin ang gumaling ng kanilang mga sakit dahil nga ho dito sa presensya ng COVID noong panahon po ng epidemya ng COVID. Isa hong karangalan again na makasama natin sa umagang ito si Sir Patrick Roquel, ang CEO at President ng Rich Corporation. Magandang umaga, Sir Patrick! Yes, good morning, Dr. Wynn, tsaka sa lahat ng mga nakikinig ng DWDY ngayong oras na ito. Ayan. Good morning po sa inyo. Opo. Thank you very much, Sir Patrick, kahit pa sa sobrang busy ng schedule mo. Pagdating ho sa public service, talaga namang nilalaan mo ng panahon po yan, Sir Patrick. Ano ho? Oo, talagang mission na natin itong public service, no? Mm-hmm. Dahil nakita natin
kailangan natin talagang matulungan yung ibang mga kababayan natin sa pamamagitan ng mga ginagawa namin sa Puno Sagip Buhay at sa Rocks International Consumer Health. Opo. So, yan. Eh siguro sir, maganda malaman ho ng ating mga viewers and ating pong mga nakikinig dito po sa DWDY at sa ating pong napapanood din po tayo sa lahat po ng cable channels po sa pamagitan ho ng Channel 11 dito po sa lalawigan ng Isabela, Sir Patrick. Eh, ano po itong isa ho din yung proyekto, ito hong Sagip Buhay. Ano ho ba nga ba ang parang advokasya po nito, Sir Patrick? Oh yes, yung Puno Sagip Buhay po kasi, mm-hmm. yung po yung programa ng I Plant, I Share, I Save Community. Butahan, katagsagan ng Yolanda noon, mga interview namin doon sa mga nasalanta noong panahon na yun. Mm-hmm. Kumapit dito, kumapit sa Puno, masave lang. Ayun. At sa true snap na buhay naman. Kaya simula noon, naisip ko na magandang konsepto ito para palawakin yung ano, yung aming objective ng Puno Sagip Buhay na I Plant, I Share, I Save Community, kung saan nagsisimula ako magtanim ng lagundi diyan sa Taal Volcano area. Mm-hmm. So alam naman natin na madalas bumuputok ang Taal Volcano, di ba? Opo. Kaya apektado ang mga taga Batangas diyan, no? Mm-hmm. Dahil sa respiratory problem. Mm-hmm. Eh ano para sa lagundi, di ba? Para paluwagin ng paghinga mo. Correct. So, doon ko pinalaki yung ano, yung pagtatanim ng lagundi through that concept of helping people, helping the community. Mm-hmm. Kaya nabigay tanga ng mga lagundi dyan, at doon sa Mansia Gonsilio, nagtanim kami sa taas ng bundok ng Gonsilio, mm-hmm. Para aliman, madali kami makakuha ng mga leaves, no, para ipamigay sa mga tao kung sakaling nagkakaproblema during the Taal eruption. Okay. True enough, yung pinakahuling Taal eruption, mm-hmm. talaga nakatulong tayo sa mga tao doon. Hindi na tayo namimigay ng mga relief goods, mm-hmm. pati mga medicine din, no, mm-hmm. especially lagundi. Opo. Yun. I hope makarating ang Puno Sagip Buhay sa iba't ibang parte ng lugar natin. Kaya ako, nakipag-tie-up ako sa, ano, naging presidente ngayon ako ng Makati Golden Lions Club. Opo. Na kung saan, may tatawid ko itong Puno Sagip Buhay sa maraming lugar through the help of the Lions Club. Wow. Yan yun. Ano sir ang pakiramdam na kayo ngayon ang tinatawag na Lagundi King of the Philippines? How does it feel, sir? Magandang pakinggan, pero marami rin naman nagkatarim ng lagundi. So lahat kami Lagundi King. Opo, pero kayo ho, sir, 100 hectares ang taniman nyo. Oo, dahil na unang-una sinusuporta natin isang malaking brand ng Lagundi. No? Opo, opo. At mga continuously tumutulong sila sa mga farmers, no? Yes, sir. Especially sa farmers ng Binibayo Farm, yung itinatagpo na kumpanya na nagtatanim ng lagundi. Tsaka iba pa mga halaman gamot, no? Mm-hmm. Especially yung citronella, mamaya paano natin pag-uusapan natin. Opo. Yan natin, banggitin natin. Ayun. No? Kasi mm-hmm. itong kasagsagan ng COVID, opo. Wala pa tayong mga vaccine nun. Totoo po yan. Ang daming namamatay noong March, noong May 2020. Mm-hmm. Ang ginawa natin, sa cooperation ng aming mga farmers, yung lahat ng hinarvest namin, alam mo, 4 tons powder pinamigay namin yan sa wow. lahat ng mga LGU, mm-hmm. no, na katapusan ng NCR kasi nakasagan ng COVID sa lugar na yan, di ba? Mm-hmm. Yan kila Mayor Bill Monte sa Quezon City, sa kila Mayor Abalo sa Mandaluyong, opo. At para sa ano, kay Bico Soto sa Pasig, mm-hmm. at para sa Pedro sa Cavite, namigay tayo dyan, no? Ang hindi ko nga lang napunta itong Central Luzon, no? Dahil medyo malayo yung aming plan dahil nasa Batangas kami kumukuha ng mga lagundi powder kasi. Mm-hmm. So that time, sabi ko nga, nakatulong ang lagundi, wala pa ang COVID, wala pa ang vaccine. Correct. And then, dumating na yung Omicron na ang dami na apektado, mm-hmm. wala na pang paracetamol, wala na mga vitamin C. So, ang mga tao, nag-shift to lagundi. Mm-hmm. O, edi yung maraming gumaling, di ba? Correct. Kaya, sabi ko, ito na yung pagkakataon na meron naman tayong may bibigay, meron tayong may tutulong. Mm-hmm. Kaya, tapos yung hindi kami nagdalawang isip na
tumulong at ipamigay itong mga lagundi natin. Kaya kailangan lang yung mga tao talaga maniwala na ang herbal plants at saka yung itong mga natural plants na ito ay pinagkalog sa atin ng Diyos, no? Ng may kapal, para yan ang sumagip sa atin. Diba? Yes, sir. O kaya balik tayo sa nature. Dapat mm-hmm. yung ginagawa natin, balik tayo sa magagawa ng nature. Correct. At alam niyo naman, sir, ang lagundi ho ay talagang ni-recognize na ho ng Department of Health na ito ho ay very, very effective na medicinal plant na makatutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga may sakit na asthma, may sakit sa ubo, or may hina ho ang kanilang baga. Sir Pat, ano ho? Yes. At saka alam mo, tatlong kategori ang lagundi na yun. Una yung traditionally used herbal plants. Kaya ginagamit yan ng mga ninuno natin, lolo, lola. Opo. Para pantapal, para gawing tsaa, para ipampaligo, di ba? Kasi may mga patak sila sa mga katawan nila, pang ano ng lagnat, pagbaba, pang-alis ng diarrhea. Yan ang mga traditional use, no? Herbal plants na gumagamit ng lagundi tsaka iba mga herbal plants na meron ng Pilipinas. Tapos, kaya meron ng mga anecdotal, mga testimonial na yan, kaya pinag-aralan ko ang lagundi na kung saan naging medisina na siya for asthma and cough. Right? So, yun na yun. At very specific tayo na 600 milligrams, 3 times a day, tawag dito, nakakagaling ang lagundi sa ubo at asthma. Now, sabi ko nga, kung ito ay tinutake ng mga ninuno natin, mga traditionally gumagamit nito, eh pwede ito maging food supplement, di ba? Correct. Kaya na sinamahan ko ng itong lagundi, sinamahan ko ng moringa, vitamin C, itong sodium ascorbate na galing sa passion fruit. At saka zinc. Wow. Ito ba ang nutritional fact na ang taas ng folate, 293% ang RENI, no, yung recommended energy and nutrient intake na folate at saka vitamin C, 113%. Wow. Plus yung zinc and minerals. B-complex na rin. Kaya, sabi ko, wow, nung nagkaroon ng synergy, ang mga plants ito, yung lagundi, moringa, vitamin C, zinc, tira mo, sa nutritional factor pa lang, bakit pa tayo bumibili ng mga chemical brands, ng mga synthetic brands? Correct. Ito, masalang nandito ng nutrition na makukuha natin from the plant. Correct. Kung kapag-plant base yan, di ba, ang digestive, ang kanyang metabolism, sa digestive system lang. Hindi na aabot itong liver para, you know, magkaroon ng metabolism, yung lumabas yung mga nutrients. O siso na liver mo, na-save rin ang kidney mo. Correct. Diba? So, sa paggamit ng plant-based material. Siso na ito, diba? At saka yun na ginagamit ko dahil ako transplant individual. So, 5 years na. Kailangan palakasin ko yung immune system ko, natulog siya. Opo. Kasi tulog yung, dahil may mga anti-rejection drug ako, dahil kidney transplant na individual ako, hindi dapat yung aking mga antibodies kasi pagka may lumaban sa antibodies ko, like yung mga viruses, bacteria, pag nagising yan, akala ng antibodies ko, yung aking bagong kidney, kalaban. See? So, okay. Para lumakas ang katawan mo, kailangan hindi ka magkasakit, kailangan hindi ka madapuan ng mga virus and bacteria, mga antioxidants, yung mga free radicals na yan. Opo. Kaya sabi ko, yung advance na ito na ginawa natin, na may lagong di moringa vitamin C, ito talaga magpapatunay na palalakasin niya ang katawan ng mga kababayan natin. Amen. At tapatapos yung system, lalo na ngayon, kasagsagan pa ng mga meron pa rin COVID. Tag-ulan, opo. Iba-ibang patron, magkakasakit sila, di ba? So this is our vitamin. Vitamin minerals ngayon, yung sinasabi kong brand ng Immune Advance. Opo. Pasensya ka na, nagpapagit ako ng pangalan. Hindi, okay lang po yun, sir. Okay lang po yun. Opo, okay, opo. Isa nga hong, kumbaga, ito hong pagsasama-sama nga ho ng sangkap na yan, kumbaga yung daily needs ho na requirement po ng katawan natin, bakit pa nga tama ho kayo? Why do we still have to stick with the chemical, mga vitamina hong chemical wherein ito ho sa ilulunsad ho ninyong produkto later on? Na dito ho sa lalawigan ng Isabela. Excited na nga kami, Sir Pat. Marami hong matutulungan na mga taga-Isabela. Ito hong inating Immune Advance. Ano ho, sir? Yes, so Immune Advance. No? Tama ka, Dr. Vin.
Kaya ako talagang excited ako na makarating yung brand na yan dyan sa Kawayan. Opo. Sabihin sa Pela, ano? Opo, sabihin sa Pela. Buong region to, sir. Buong region to. Papuntang Lawag, Ilocos, papababaan ng... kung saan man, sa Central Region, tsaka sa... at saka Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Yes, sir. Project natin. Kaya nga, Dr. Kevin, itong ating ano, itong ating guesting natin. Salamat at invitahan mo ako. Opo. Dahil, siya, alam mo dyan sa Kawain, Isabela. Opo. Panahon ni time na lagi kami nag-usap ni Chairman Ismael. Opo, opo. Opo, opo. Tinulungan niya ako para palawakin yung ano paggamit ng citronella. Wow. Nanda. Okay. Kasi isa pa problem ng ating banta, dengue, di ba? Mm-hmm. So, yung time na yan, I think marami rin ng... yung 2019, marami ang apektado ng dengue, no, sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Kaya kami nung ano, nung handa ako ng Puno, Sagip Buhay, napunta, nakarating ako dyan at talagang tumutulong kami sa livelihood ng mga community dyan sa Kawayan. Correct. Yung ating citronella handa. Now, mamaya, dala-dala rin ng ano eh, ng Lions Club, yung aming citronella para, you know, yung dengue awareness, environmental, yung aming fund of sports, no? Kaya pinapalawig namin yung paggamit ng citronella. Nang sa ganon, eh, hindi tayo depende sa mga chemical brands at maging back to natural tayo, no? Correct. Yung citronella. Nakakapatay ito ng mga lamok, iwas dengue, maganda sa mga kanilang bahay, maamoy, yes, sir. No? At very pleasant, no? So, yan. Kaya ang dami natin project eh. Yes sir, marami nga eh. Oo. Alam niyo ba mayroong outbreak ng chikungunya dito sa Cordillera region? And ilang mga kabayanan, hundreds o sir, ang naapektuhan itong chikungunya para ho din itong dengue sir, di ho ba? Ibig sabihin, paglagana po ng lamok yun eh. Tama, dala ng lamok yan. Tama po. Hindi natin kilala kung sino yung mga... anong mga isura ng lamok na yan? Like, for example, yung sa dengue, yung dengue na yan, no, nasakit, eh, dala ng dengue virus, no, that na dala ng babaeng lamok. Yung Aedes aegypti, tsaka yung Aedes albopictus. Correct. Eh, kaya mo, sino nakakalam ng babaeng lamok ng mga Aedes aegypti, Aedes albopictus, diba? Mm-hmm. Eh, dapat, yung mga kababae natin, regularly, at saka, mayroon na silang stock ng mga citronella, yung andas, yung aming brand, yung AMDAS. Opo. Yung locomotin. Napahay nila, kasi talagang hirap eh. Pag pinagat ka, mamaya may sakit ka na. Correct. Kumalat na sa katawan ng virus, no? Correct. At yan ang agandaan din po ng mga herbal plants natin, like Lagundi at saka yung Mineral Bank. Opo. Kung saan meron silang antiviral properties, no? Mm-hmm. Eh, pag umiinom tips niyan, bumababa yung viral load. Mm-hmm. No? At gumagaling. Kasi alam naman natin, pag viral ang yung sakit, eh usually mga 1 week yan. So nawawala na. Opo. Pero pag siya hindi naagapan, dumadami yan hanggang sa namamatay ang pasyente. Opo. Kagaya ng dengue. Mm-hmm. Kagaya ng COVID. Diba? Correct. Nakita naman natin. Correct. Opo. So yun eh. At saka malaki sir ang may tutulong katulad nga nitong dahil sa panahon ngayon ng tag-ulan, eh, ang dami ho naglipa ng mga lamok ngayon na hindi makontrol. Eh, sa pamagitan ho, pampahid nitong andas ho, eh, talagang hindi ho makakalapit talaga ang mga lamok sa ating mga balat, di ho ba? Oo. Yes, so, sa maganda dyan, cosmetics yan, hindi yan ano eh, yung mga ginawa naming brand, o cosmetics, na po yung citronella, na kung saan, pinapos namin toxicity test, no, hindi nakakalasok kung ma-sprayan yung pagkain or, you know, madilaan ng bata. Mm-hmm. Something like that. The patient test, pasado siya. So, it will not affect your skin. Kaya, moisturizer nga ang ano namin eh. Ang aming produkto na yan. Wow. Kaya, napaka-safe, no? Sa mga bata, sa mga matanda na gamitin. Mm-hmm. No? Correct. Kaya, sabi ko nga, itong aming advocacy sa Puno, Sagip Buhay, mm-hmm. Eh, talagang ano na kami, kumbaga magpapalawak tayo ng paggamit ng ating mga natural plants. Opo. Kaya siya nasa pagkakabi natin sa paligid lang natin, di ba? Correct. So, importante na malaman nila ang kahalagahan ito at yun ang itanin nila. Kung wala silang pera pambili ng mga gamot at saka ng mga chemical brands, no, na in-spray nila para mawala ng gamot. Eh, di magtanim sila ng citronella, yun lang naman ang mga pakay natin dito eh. Mm-hmm. Na, kung hindi available yung mga brand na yan, so magiging available sa butika, correct. Available
stations, no, sa mga radio stations, no, na talagang tutulungan natin para mapalawak yung ang kaalaman ng mga tao pagdating sa paggamit ng halamang gamot. Amen. Tama po kayo. Kaya, yun nga po, Dr. Kevin. Ito na, kabayan natin at saka yung mga ka-live club namin, no? Pwede ba ako mag-announce? Opo, at saka sir, pwede mo nang i-post ngayon sa iyong Facebook account na live tayo ngayon sa NBSDWDY para lahat po ng mga kasamahan mo at mga tinutulungan mo and yung mga organisasyon mo ay mapanood nila ang iyong live na guesting today. Kasama din natin si Miss Cathy Cruz. Good morning, Ma'am Cathy! Hi! Good morning sa lahat ng mga masugid mga pagkakakinig, Sir Sherwin. Ayun, ha? I'm glad that kasama rin namin kayo, Ma'am Cathy. Sir Pat, I'm very true. I-acknowledge mo muna, sir, yung mga gusto mong banggitin. Yan. Alam mo, si Ma'am Cathy, ano yan, ha? Makati Golden Lion Club member namin yan. Double member namin. Wow, congratulations, Ma'am Cathy. Ito, member na tayo. Anyway, alam mo itong Makati Golden Lions Club. Opo. Nakikijoin project ito sa ibang mga different club, no? Especially sa Region 1 kasi doon kami nakabilong, no? Yes, sir. So, yung Makati Golden Lions Club ngayon, papunta nga ang Ayala Amity Centennial, yung Ayala Amity Diamond, Pasay City Hope, no? Saka Tintani Luz, no? Yan, papunta sila sa Lawad, no? Para magkaroon sila ng medical mission. At saka sa Tikuran, Abulug, Cagayan. Opo. Okay? Tomorrow, August 26, 7 a.m, andyan po sila para magkaroon sila ng medical mission. May dala sila mga medicine at saka may mga private doctors din, no? Para magbigay tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng pagyong Egay, di ba? Dahil napakadaming naging problema dyan nung nagkaroon ng Egay. Opo, sir. Opo. Alam nyo, ang Apari, Cagayan, grabe. Yes, sir. Tuligyo po. At yan, sa pangunguna ng aming regional chair na si Ms. Lion Cecil Astrek. Wow, congratulations. Yung aming regional chair at mga presidente yung mga different clubs na napanggit ko. Kaya, I hope, ito namang aming ginagawa ang Makati Golden Lions Club kumbaga, ito yung aming ambag naman para matulungan sila at puntahan sila ng mga tao na talaga nangangailangan ng tulong doon, ano? Mm-hmm. So, sa Lawag at saka sa Siguran, Abulug, Cagayan. Ang Abulug ho kasi, sir. August 26, 7 a.m. Oh, sa August 26 na ho yan, that is tomorrow. Tayo din ho ay naaabot sa Cagayan, sir. Kanya maaari po tayong magbigay ho sila ng siguro kung meron ho kayong masasabi nating contact person na magbibigay ng update ho doon sa nangyayari doon, pwede ho nating ibalita dito ho sa ating istasyon through ito hong magandang activity nyo ho, pagtulong ho sa mga sinalanta ng bagyong Egay, Sir Patrick. Yes. At saka ano, ang Makati Golden Lions Club, punta nakipag-join meeting, join project kami sa different clubs ng Region 1. Yes, sir. So, then, kahit kahapon, for example, 10,000 barangay health workers, no? Nandun kami sa kanilang congress sa Ilo, at Luis, kung saan namimigay tayo ng itong ating mga titulela anda at saka ng mga in advance, no? Nang sa ganon, mapalawak natin nga yung kaalaman nila pagdating sa dengue problem dahil El Nino. Correct. At estado yan 2019, no? Kung saan 2,000 ang affected, no? O more than, so I think 3,000 pa nga yung affected ng dengue dyan, no? Noong 2019. Mm-hmm. O that's high. Kaya nung nagbigay kami ng mabuti na lang, nakita kami ni Reverend Monsignor Otto ng data, no? Ng haro, at dahil si Paparo, bumili ng mga citronella. Opo. Noong handa. Opo. Dinala doon sa 3,000 bottles. Wow! Wow! Kaya sabi ko, wow, talagang grabe yung pagtulong at saka yung at least nag-try sila at nakikita nila. Kaya ngayon,
naging present na kami sa buong Iloilo, no? At nagpapalawak ng awareness dyan. Kaya pupunta natin yan, Dr. Will. And soon, sir. And soon, sir. Natin dyan sa Isabeta. Opo. And soon, sir, yung present ho ng Citronella ho. Anang andas dito ho sa lalawigan ng Isabela, eh kumbaga ang ating mga kababayan eh mararamdaman na nila, masusubukan nila itong galing ng Citronella ho ninyo, at the same time itong andas mo natin, at ito hong ating ilan pang magagaling na produkto na dadalhin ho dito po sa Region 2, Sir Patrick. Yes, yeah, so, saka kaya nga ang maganda ngayon dahil nakafocus pa rin sa different area. Opo. Like for example, sabi ko nga, from sa mga ginagawa namin sa Puno, Sagip Buhay, magsisimula tayo dyan sa Cagayan, no? Opo. Hanggang pababa. Mm-hmm. So that through our program, talagang matutulungan mo kami, Dr. Sherwin, no? Opo, opo. At saka yung DWDY. Opo. No? Para palalakihin yung awareness campaign when it comes to use of natural plants, no? Yung herbal plants like sagunti at saka yung kanit ng citronella. Opo. At magkaroon ng talaga even to my school, patakbuhin na. Ayun, tama ho yun, mga eskwelahan, sir. Tama po yun. Oho. Kasi kung matarget din ang mga eskwelahan, eh malaking awareness din ho para sa mga estudyante na malalaman nila ano yung mga dapat gawin, mga preparasyon, para makaiwas nga sa mga ganitong uri ng sakit tuwing panahon ho ng tag-ulan. Yes. At saka, Dr. Erwin, sa panahon natin, di ba, meron tayong mga herbal gardening. Yes, sir. Oo. Tayo ng mani at saka, well, maganda yung franchise, pero magtanim mo tayo ng mga herbal plants. Kaya kung mga schools natin, no, nananawagan ako sa DepEd, na talagang hindi lang magtatanim ng herbs, ng mga herbs, no, sa med school, kundi ituro nila sa mga bata. Ayun, tama ho kayo doon. Sagunti, sambong, yerbabuena, tiyanggo, but pag tinuro nila yan, di ba? So, nasa mind na ng mga bata itong kahalagahan nito, eh pagka nagkaroon ng pamilya yan, di ba alam nila kung anong emergency na pwede nila putin o gawin para sa pamilya nila kung may nagkaroon ng sakit, di ba? Opo. So, I hope ibalik ng magkaroon ng programa ang ating DepEd, no? Na talagang simulan natin sa mga bata pa lang. Magtanim sila dyan, magkaroon sila ng herbal garden dyan, italin nila sa tsaka yung mga, ang maganda na ito, pag tinanim mo, ilang taon na dyan eh, hindi makawala eh, di ba? Correct. Puno na yan. Correct, correct. Hindi na nalang na yan. Di ba? Oh. At saka sa ina, ako nagtanim yan, kami nagtanim yan. May pagmamalaki pa nila yung kanilang contribution sa eskwelahan, di ba? Correct, correct, correct. So, tama po kayo doon. Yan. Kaya, tulungan din natin yung ating mga nag-aaral ng medisina ng mga natural plants. Mm-hmm. Tapos saan, kung ang bata nakakalam na ito, pati scientific name. Importante po yan eh. Mm-hmm. No? Dahil sa lagunti, maraming mga scientific na yung mga variety ng lagunti. May bites ligunto, yung ginagamit natin sa ubo. Sa asma, isang pati nga sipon eh, tough and cold, di ba? O meron yung bites sa agnus castus. Mm-hmm. Kung saan, reproductive system naman. Wow. Ay, yung problema sa pikot, sa prostate, diba? Sa dysphagia, at lagunti pa rin yan, di ba? Na agnus castus. Iba, may ikutuwanin, trifolia. Vibrant trifolia. Kung saan, may mga buto yan. Yung mga monk setter, yung mga buto na yan, na bago magbulaklak, kinakain niya ng mga monk para hindi sila, bumaba yung libido nila. Diba? Yun, oo. O, di population control. Opo. Ibigyan natin sa mga mahirap na, hindi sumami yung population niya. Ito na kagandahan na natin natin eh. Opo, opo. Pero sir, alam nyo, napaka-brilliant ho nung suggestion po ninyo. Kasi dito ho sa amin sa Isabela, meron ho kaming programa ang bawat LGU, yung communal garden. Pero yung sabihin mong parang ini-inculcate sa utak ng mga bata, parang dapat tama ho kayo doon, nagpo-focus, dahil these children later on will become adults, they will become parents, naka-inculcate na sa utak nila ang kahalagaan ng mga herbal plants o ng mga may tatanim na mapapakinabangan ng kanilang mga pamilya. Di ho ba, Sir Pat? Yes. At saka alam niyo po,
kumbaga, talaki na naman ng mga pharmaceutical companies. Mm-hmm. Hindi naman sa ano ako, pag-inta ko doon. Dahil nagaling ako sa malaking, malaking pharmaceutical company. Mm-hmm. Pero maraming mga kababayan natin sa lahat, no, para bumili ng mga mamahaling gamot. Mm-hmm. No? Kaya yan, yung in-introduce yan ni na former Senator Flavier at saka ni President Ramos, na pinirmahan niya nga tama law, yung Traditional Alternative Medicinal Act of 1997. Mm-hmm. Kumbaga nagtayo sa Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, no? Mm-hmm. Correct. Traditional Alternative Pitak, tawagin, kung saan, yung pitak na yan, mm-hmm, ay gagawain ng mga different healthcare modalities, no? Like, for example, yung halamang gamot, fever, mm-hmm, yung acupressure, no? Ng mm-hmm pang Pilipinas, na talagang gagamitin dapat ng mga kababayan natin ng mapamura ang paggamit ng gamot, no? Maging cheaper, no? Correct. Yung cost ng medicine, mm-hmm, sa paggamit ng medicine, di ba? Correct. O, kaya, this is the right time na palawakin natin. Bakit? Mm-hmm. Eh, noong COVID, di ba? O, nagharap pa ng Lagundi, lumaki yung Lagundi, napatunayan nila Lagundi. Wala pang vaccine nga, sabi ko, Lagundi, nakabuhay ng tao. So, balik tayo sa natural. Correct. Kasi nananawagan na ang langit siguro na makinig ang mga tao. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ikat ka nang inom ng medicine. Eh ako nga, totoo lang, Sherwin. Opo. Ako yung kinitansla, di ba, nagkaroon ako ng renal failure. Opo. Diba? Mm-hmm. So, renal failure, bago ako, dahil diabetes ang family namin, may diabetes, may hypertension, mm-hmm, ang pangpaksa, eh hindi ako nakawala dyan. Lahat ng gamot ininom ko, compliant ako. Mm-hmm. O, pero natira ko. Mm-hmm. Hindi ako regret, no? But basically, buti na buhay ako para, you know, ipamahali sa mga kababayan natin, mm-hmm, na work tayong dependent sa mga medicine. Ayun, lalo mga correct. Plan, no? Mm-hmm. Gamitin natin ang natural na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Amen! Diba? So simula pa, nandiyan na yan, nasa mga different places na natin yan. Mm-hmm. All we need is, kung hindi natin kayang gamitin at mapait sila, i-capsula natin, i-sirup natin, ay mm-hmm makakatulong talaga. Diba? Yan ang available niya sa mga butika. Opo, o, opo. Yung mga plastic na yan. Mm-hmm. Diba? Correct, correct. At gusto ko rin nga i-congratulate kayo, sir, dahil sensation ho kayo ngayon sa YouTube. Halos 300,000 views na ba, sir? Ito ho pang-feature ho sa inyo, sa inyong negosyo, ito ho sa farm po ninyo ng Lagundi, ng agribusiness, Sir Patrick. Ayun, naputol sila. Ma'am Cathy, nandiyan ho ba kayo? Yes po, nakikinig po ako. Ayan, mag-share naman kayo konti, Mama Cathy. Opo, para... Well, actually, no, actually, Dr. Sherwin, opo. Supportahan ko po yung advocacy ni President Patrick Roquel, Cathy Golden Lions Club. Mm-hmm. Dahil nakita ko po yung mabuting puso niya para makatulong sa kapwa-tao. Opo. Actually po, ay buhay ni Sir Patrick ay naituturing ko isang katibayan po ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen, so, amen. Sa po siyang first give you template, nabanggit naman po ni Sir Patrick kanina. Opo. At dumaan sa matinding pagsubok ng isyong pangkalusugan at financial. Opo. So, dahil opo, sa tulong ng may kapal sa pamamagitan ng mga halamang gamot, tulad ng Lagundi, ay nagsilbing daan para makatulong po siya sa kalusugan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Opo. So, layo rin po ni Patrick Roquel at ng kanyang doktorang asawa na si Dr. Elinor P. Roquel, mm-hmm, na maging healthy ang ating bansa. Healthy Pilipinas, yung tuloy pag-life action ni Sir Patrick. At ako po, personally, yung po mga produkto niya, ako po kasi, sa totoo lang po, Brother Sherwin, no? Opo, opo. Hindi po ako basta gumagamit, hindi po ako actually, mahilig uminom ng mga, tinatawag natin, mga synthetic drugs. At usually, talagang yun pa, mahilig na po ako sa mga medicinal plants. Mm-hmm. At nakita ko po itong Lagundi, I tried yung mga, sinubukan ko po lahat yung mga produkto niya.
mula din sa Luminas Bank, Eto 1, Eto Lola Andas, Eto Puno, Kumoski. Opo. At iba pa po ano, mga produkto niya, nakita ko po talaga very sexy. Mm-hmm. One, ito na lang po yung advance, in fact. Ako po kasi, dahil po siyempre, salita tayo ng salita. Opo. Madalas, mga pe, ang ating mga muna dito ba. Correct, correct. Pero alam niyo po, sa tulong po ng inyong advance, nagawasan po yung madalas na pag-ibuo, yung tapos mo during the pandemic, wala po na ibang naging ano, katuwang o katulong para maging stay healthy ang buong pamilya ko, kundi ang inyong advance. Opo, wow. Tapos ito po, alam niyo po ba na itong citronella anda? Mm-hmm. Hindi, dati po, mahilig po ko yung maging spray na lang ako ng mga chemical products na para sa lamok. Mm-hmm. Pero this, buhat po na makilala ko po ito sa Patrick. Opo. Nakita mo po yung effectivity ng citronella anda. Mm-hmm. Ginagawa ko po yan, ini-spray ko po sa may tawag dito, cortina po. Mm-hmm. At nakikita ko po, kasi sa amin po, matuli yung lugar ko eh. Nakikita ko po yung effectiveness na dahil nawawasan o halos nawawala, nakikita ko po talaga, namamatay. Mm-hmm. Mismo din sa mga lamesa po namin, sa lapag po nakikita po namin, namamatay yung lamok. Mm-hmm. Tapos yung lock masking. Ako po, personally, minsan po, di ba, pagka nagpapiyahin tayo o may mga ginagawa po tayo, minsan di mo maiiwasan na magkaroon ka ng ating state, di ba? Mm-hmm. Eh, bukod po dun sa maganda na po siya na pang-iwas para, tayo dito sa pangalati po, kagat ng lamok. Yan po yung nilalagay ko po. At pati po yung sa ating po. Yung din po nito, ginamit ko at presto, naman kakagad. Kaya nakita ko po yung effectiveness ng mga halamang gamot po natin. Yung po mga produkto, sana po, gabi siya rin na pasyal ka mismo yung sa planta ni planta po mismo ni Sir Patrick. At saka yung po kanyang mga, kanyang magiging farm. Matutuwa ka talaga. And ma-amaze ka dahil unang-una, sigurado ka na yung mga produkto niyan mula sa pagtatanim na walang chemical na nilalagay hanggang sa planta na talagang binantayan, inaprubahan ng FDA mula din sa mismong facility hanggang dun sa pagkasagawa po nila pagkasalagay, paglalagay dun sa mga kapsula at sa mga bote. So makikita niyo po talaga na sigurado ka na ligtas gamitin, ligtas inumin. At yan po yung pinakamaganda sa lahat. And in fact, sa katunayan po, makikita nyo rin, lalo na po yung immune advance, lalo na po sa mga lactating mothers. Very, very effective po yan. Nakita ko po rin din sa anak kong bago sa wala. Oh, wow. Yung aking po dito ay napakataba. Ang talag po nga po din sa ato ko ay immune baby. Immune advance baby. Wow, ang galang talaga ano ho. Katulad nga ma'am nitong experience nyo, mas marami pa ho tayo mga kababayan ang matutulungan ito hong mga produkto po ng ni Sir Patrick para back to ano nga ho tayo tinatawag ni Sir Patrick, di ba? Balik tayo sa kalikasan at mapapaalagaan pa itong ating for example itong ating kidney at higit sa lahat hindi pa ganun. Kumbaga ang presyo nito ay very friendly sa ating mga consumer, ano ho, mga kati. Totoo po yan, Brother Shirley, na in fact ang DOS, the Department of Science and Technology mismo, ay isinusunong ang tinatawag natin sa Las Lunas. Ito po yung isa yung sa nabanggit ni Sir Patrick na, di ba? Doon sa Las Lunas po, yan, isa po yung katibayan niya na yung nagbundi natin ay very effective po talaga. Ah, ang dating po sa mga respiratory problems, di ba, Brother Shirley? Okay. Babalikan namin kayo, Ma'am Cathy. Naputo lang po si Sir Patrick, dyan lamang ho kayo ha, huwag ho kayo maalis. Opo. Opo, ayun ha. Ha, okay.
Nagbabalik po sa RSC si Sir Patrick Roquel. Sir Patrick. Oh, sorry ah, naputol yung ating linya. Opo. Ayun si Ma'am Kathy, no? At nakita niya yung pagpapatuloy doon sa ating programang Puno, Sagip Buhay. Opo, sir. Ang laki pala ng naging tulong sa kanya, lalo na doon sa kanyang anak. Kaya ganun na lamang ang, kumbaga, gusto niyang malaman ng saat na ang ating mga kababayan na truly, truly nakatutulong itong mga produkto ng Rich Coal. At the same time, doon na po tayo sa natural at baka itong presyo pa nito, sir, kumbaga, napaka-friendly ho sa ating mga consumers po. At maliban doon, napakalaki ng tulong sa Sir Pat. Oh, like for example, kung pwede na magbanggit, pwede bang ano, yung isa lang, for example, yung Plemex lang, pwede ba? Opo, sige lang. Yung yan, available yan sa mga butika, dito mo, mga 6 pesos lang yan, per capsule eh. Opo. Eh, meron pang mga deals yan. Mm-hmm. Sa syrup, below, I think, 100 pesos, something like that, no? Mm-hmm. O, yung Plemex natin. But anyway, yan po, yung mga sinabanggit natin yan, kasi tayo nagsusupply ng raw material, yan ang, ginagawa natin para makatulong tayo sa mga farmer. Yes, sir. Okay? So, kung hindi naman dahil sa kanila, eh, hindi natin mapapalawak yung paggamit ng halamang gamot na yan at saka yung pagtatanim. Mm-hmm. Eh, yun mo, at para at sa Mindanao, marami tumatawag sa akin dahil gusto talaga nila magtanim ng mag-convert into halamang gamot, no? Opo, opo. Sa Mindoro, sa Bisayas area, sa Iloilo. Eh, sabi ko, ano lang, kailangan muna itong palakasin muna yung urban industry ng Pilipinas. Kailangan tumulong ang bawat isa, no? Napasilikin yung mga halamang gamot natin, lalo yung mga medicine na binabanggit natin dito sa mga food supplements, no? At saka yung, even yung sa citronella natin. Kasi once na gumagamit sila niyan, may bumibili niyan, definitely nakakatulong na tayo sa farmers, lumalaki yung herbal industry natin, so babalik yung uli sa farmers, no? Para magtanim sila na magtanim. Kasi may kukuha at kukuha para, you know, gamitin yung mga plant materials na yan, no? Para maging kapsula, maging syrup, at maging tablet, at even yung sa ating citronella na maging lotion saka spray. Opo, o, even kandila nga, di ba? Pwedeng gamitin yan. Correct. Kabalit niya yan sa kapun. Correct, correct. So, talagang kaya ang panawagan ko sa mga kababayan natin, yung kanilang pagtangkilid sa natural plant, sa natural herbal plant. Opo, no? Opo. Bumalik po tayo sa traditional. Bumalik po tayo dun sa nakagawa ng mga ninuno natin na buhay na matagal. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So, ngayon, ang life expectancy ngayon na sa mga 60 na lang eh. Di ba? Correct, correct. Pero yung mga naunang buhay, until na, buhay pa na 100 na, 90 plus years old na. Mm-hmm. Because they're eating good food and they're eating this natural plant, no? As a source ng kanilang health. No? Mm-hmm. So, yun. Kaya I hope maniwala mga tao, no, na talagang malaki ang maidudulot ng mga herbal plants, no, sa ating kalusugan. At napatutulong pa kayo, sir, sa napakadaming native local farmers sa buong Pilipinas sa bawat pagtaguyod ho nila sa ating pong produkto ay nakakatulong din sila, tumutulong din sila sa ating mga local farmers. Ano po? Yeah, so Kaya, kagaya ng mga ibang commodities natin na mga produce, di ba, from the farm. Opo. Kung tinatangkilik natin yung mga produce ng mga local farmers natin, nagkakaroon sila ng buhay. Mas tumisigla sila. Mm-hmm. Kasi yung mga anak yung ipupunta ng ibang bansa para, you know, doon magtrabaho. Mm-hmm. And then, magkakaroon pa rin ng problema, di ba? So, I hope, itong programa nito ay panawagan na sa lahat. And, you know, go back to natural, go back to herbal plants, go back to lagunti, canela, di ba? Na talaga makakatulong sa kanila yan. Yababuena, Yes, yan. Correct. I hope makikita ko sila sa mga farm tour natin, no? Yes, sir. Dito sa North, sa Batangas, pero pag napagawin sila sa Manila, invite no, para makita nila yung farm natin. Opo. And the good news is, malapit na sa darating na buwan, magsisimula na rin ang ating programa dito sa DWDY para naman ho ma-enhance natin at ma-educate natin at sa pamamagitan po ng mga testimonies ng ating mga natulungan, sir,
eh lalo mas maraming matulungan ito hong rich core na kung saan back to nature nga tayo at makatutulong ng malaki sa kalusugan ng ating mga kababayan. Tama, yes. At saka, madaling niya, sadali niya lang, natoplano na tayo, di ba? Opo. Paano makakarating dyan? Eh. Yes, sir. Kaya, yes, sir. Sa kanilang pakikinig ngayon, eh talagang maging ano, motivated at saka ma-inspire sila, no? Dahil talagang ito lang yung pwede natin i-offer, no? Na makarating itong mga alamang gamot na produkto na. Diba? So, abangan nila sa'yo, Dr. Kerwin, kung paano yes. natin i-announce it yan, no? Paano gagawin natin. Malapit na, malapit na. Oh, sir. Yeah, then, I hope sila naman, sa mga nakikinig, available po ang Puno, Sagip Buhay, no? Na Facebook page namin, ang YouTube. Uh-huh. No? At abangan niyo po yung mga different activities namin doon. Even nga yung mga Lions Club activities namin, doon na namin yung sinopost eh. Oh, yung aking pangalan po, Patrick D. Roquel, open po tayo dyan. Opo, opo, at tama. Facebook at nakakita niyo yung mga ginagawa po natin. Yes. Na talagang, sabi ko nga, nagtapakangayipan na tutulog ka pa ba? Sabi ko, mission to eh. Oo nga sir, sinisilip ko, madaling araw na eh. Gising na gising pa rin yung Facebook mo. Gusto ko nga rin ito. Oh. Nagpapahinga ba ito si Sir Pat? Natutulog ba ito? Anyway sir, thank you very much. Kulang na tayo sa oras. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na itong nalalapit na tag-ulan at isingit na rin natin yung proyektong pagtulong ho ng Lions Club Makati sa Bugay, Cagayan na nasalantaho ng Bagyong Egay. Yes. Kaya po kami sa Puno Sagip Buhay, I plant, I share, I save community, ay kumakatupos kayo yung mga puso at kabahayan, no? Na kung saan, tangkilikin niyo po yung ating mga natural medicinal plants, no? Na talaga pinapalawak natin ang pagtatanim, no? Sa ganon, pagka ginamit po natin yan, patuloy tayong tumutulong sa ating mga kababayan na farmers, no? Mga rural farmers, lalawak ang pagtatanim nito at may pamamahagi natin ito sa maraming mga nangangailangan. Kagaya po ng, sabi ko nga, ang mga Lions Club, ang Region 1, no? Lions Club, no? Ano po kami? District 301A2. Opo, no? Na opo. District. Mm-hmm. Kaya nandiyan po ngayon sa Dawag, nandiyan po sa mga linggong ito, sa Abulog, Cagayan, para mm-hmm. magkaroon ng medical mission. And I hope makatulong sila sa mas maraming tao. At kami naman po sa Makati Golden Lions na pinagbigay din ng konting tulong doon, mga ilang kapsula ng immune advance para ipamigay, no, sa mga kababayan natin na nagkakasakit na at palakasin ang kanilang resistensya. Ngayon po, kaya I hope patuloy po kayong tumabay-bay sa DWDY sa panawagan ni at announcement ni Dr. Sherwin eventually. Opo. Dahil palalakihin natin ang ating kaalaman, no? Opo. Sa alamang gamot yan sa Cagayan. Amen. Opo. On that note, thank you very much Sir Patrick Roquel, ang presidente po ng Rich Corporation, at at the same time kay Ma'am Cathy Cruz sa kanyang pagbibigay ng testimony na kung saan nakatulong ng malaki sa kanya at sa kanyang pamilya. Again, thank you very much Sir Patrick Roquel. Thank you po. God bless. Salamat po. God bless to all. Okay. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Ma'am. Goodbye po. Salamat. Talagang kinapos po tayo ng oras, ano ho, sapagkat good morning mga misis, susunod na ho. Thank you, Lord.